of Galilee. So, ang magagawa po natin dito sa Sea of Galilee ay sasakay po tayo ng boating. Yan! Magbo-boat po tayo. But before we started, please like this video, and if you subscribe, please don't forget to ring the notification bell so you will be notified every time we uploaded new videos. Hello mga kabilabs! We are finally arrived now at the Sea of Galilee. But before ko ipakita sa inyo ang boating experience namin, counting facts muna about Sea of Galilee para mas maintindihan natin ang lugar na ito. Number one facts is, dito po sa Israel, mas kilala po ito sa tawag na Kinneret. Or, ang ibig pong sabihin nito ay violin. Dahil naniniwala sila na ang Sea of Galilee ay hugis ng violin. So, meron po akong ipapakilala ngayon para mas makilala natin ang Sea of Galilee. So, ito po si Brother Raymar. Hello, mga Repa Peeps. Ano bang tawag mo sa kanila? Kabi Labs. Andito po tayo sa Sea of Galilee. Ang location po nito is 75 miles north of Jerusalem and 27 miles east of Mediterranean Sea. And ito po ang lugar kung saan 50 to 70% of Jesus' ministry happened in this place. So yung sukat po ng Sea of Galilee is 8 miles wide, 13 miles yung kanyang length, and 150 feet deep. So medyo malawak din po siya. So Sea of Galilee, yung iba iniisip na ito ay tubig alat, which is in fact, hindi po ito tubig alat. This is pure fresh water. And wala, there's no salt dito sa Sea of Galilee. And yung main source of water ng tubig dito sa Sea of Galilee ay nanggagaling sa Jordan River at mayroong mga underground springs. Isa po sa napakahalagang gamit ng Sea of Galilee dito sa bansang Israel, it is one of the most source of fresh water ng mga tao dito sa Israel. Ito po ang lugar pagdating sa in a biblical perspective, yung ating story sa Bible kung saan pinaniniwalaan ng ating Panginoong Jesus ay nag-perform ng miracle about when Jesus come the storm together with the disciples. And dun nga, makikita natin sa Biblia yung sinabi ng mga disipulo, what kind of man is this? Sabi niya, even the winds and the waves obey him. And ito rin yung lugar kung saan nag-perform ng miracle ang ating Panginoong Jesus sa siya lumakad sa tubig. At marami po mga tourist spot dito, kagaya ng Mount Arbel, kung saan pinaniniwalaan na dineliver ng ating Panginoong Jesus yung Great Commission, yung sinabi niya, go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. So, okay, thank you po, Brother Raymar. And ang Sea of Galilee po, isa din po ito sa pinaka-lowest freshwater lake on earth and the second lowest lake in the world. So, ito po ang ating facts about Sea of Galilee. So, okay. Thank you. Thank you for watching. First time.
Paglayag dito. So we are so privileged na mayroon na po tayong bangka. Kasi during na tayo ng Lord Jesus Christ, siya po ay naglakad lang dito. Di ba? So social na tayo ngayon. Sino ba yung gustong lumakad sa tubig? So ito po mga kapatid, welcome po dito. Ito po yung lugar na pinupuntahan po ng mga tourists. Kasi nga po napaka-memorable po yung ng lugar na to. Kasi nga po out of so many biblical places dito sa Israel, this Sea of Tiberias or Sea of Galilee, this is one of the 100% na talagang totoong lugar. Ibig sabihin, kumbaga original mga kapatid, hindi na po by tradition, totoo po ito na kung ano po yung sinasabi sa Bible. Sabi nga po, dalawa na lang yung talagang pinaka-exact na location sa Bible, the Sea of Galilee and the Dead Sea. Kasi nga po, hindi po sila kayang ilipat. Di ba? So, lahat po ng mga biblical place dito mga kapatid, mostly by traditions na lang, hindi na po natin malocate exactly. But you know what? The Sea of Galilee, this is one of the living witness of all the stories happen sa Bible, especially ng ating Panginoong Jesus. Kailan niyo ba yung ating Panginoong Jesus mga kapatid? So, for almost sa 30 years na pag-stay niya dito sa mundo, 3 years he ministered on this place. Ibig sabihin, ano po siya, ang ating Panginoon ay sea lover po siya. Na si Tiberius. So dati po mga kapatid, during the time of Christ, meron po ditong 16 ancient ports. At isa po sa mga port na mga pier ay doon po sa Capernaum. At syempre, dalawa po yung story na nangyari dito sa dagat ng Galilee mga kapatid. Una, yung story na ang Panginoon ay naglakad sa tubig na ito. Una niya mga kapatid yung kanyang mga disciples kasi during that time sabi niya mauna muna kayo and pupunta muna ako sa isang burol dito at ako yung nanalangin. Bakit po siya nanalangin mga kapatid? Kasi po narinig niya na ang kanyang pinsan na si John the Baptist ay pinugutan ng ulo ay ito si Jerusalem. So nung marinig niya yon, grabe yung kanyang hinagpis kaya sabi niya iwanan niyo muna ako, gusto ko magmuni-muni at pupunta ako sa isang bundok at kailangan ko manalangin. So, ang ganda ng gawain ng Panginoon, kung tayo kung siya po ay may stress, may problema, nananalangin po siya. Ayun yun nga, pinauna niya yung mga disciples dito, at noon natitira po sila sa kaligitnaan ng dagat mga kapatid, ng Galilee, ay nakita nila mayroong lumalakad sa tubig. Sabi ng mga disciples, it's a ghost. Di ba? Ibig sabihin, yung mga Jewish during that time, naniniwala rin sila na may ghost dito. Actually, meron pong myth mga kapatid na meron daw ditong monster sa dagat na ito way back to the time of Christ. Kaya no wonder these disciples are afraid. Oh, it's a ghost! Sabi niya, kasi nga madaling araw, pero sabi ng Panginoon, okay, matakot, I am the Lord. So, nang marinig ni Peter yung mga kapatid, nagulat siya, sabi niya, for the first time in history, nakita niya ating Panginoon na lumalakad sa tubig ng Galilee. Sabi niya, Lord, can I come? Sabi niya, yung request niya, grabe yung request niya mga kapatid. Pwede ba akong lumakad? Sabi niya. Sabi ng Panginoon, okay, lumakad ka. Lumapit ka sa akin. So si Peter mga kapatid, with a step of faith, nakalakad po siya dito sa dagat ng Galilee. Siya po yung kauna-una tao na nakalakad dito sa dagat ng Galilee mga kapatid. Pero ano nangyari? How will change you? Kung iyong asawa, lasinggo, nang bababae, nagka-problema, hindi kayo yan makakasagot mga kapatid, hindi kayo yan makapagpabago sa kanya. The only person that can change him is the Lord Jesus Christ. What are the lessons we can learn during that time mga kapatid? Jesus can calm the storms. Right? So sa buhay po natin mga kapatid, hindi naman tayo binabagyo ng physical. Ay sabagay, minsan binabagyo rin tayo, di ba? May spiritual, may binabagyo tayo ng problema, mga pagsubok sa buhay. Hindi ibig sabihin nito ka sa Israel, caregiver ka, ay masaya yung buhay mo, maayos. Sa Pilipinas, tingin nila, okay lang, kasi grabe naman kasi kayo mag-selfie, grabe naman kayo mag-makeup eh, kaya akala nila wala kayong problema, di ba? Yun pala, pag magrando na sa trabaho, binabagyo na kayo ng mga pagsubok. Came din ang mga disciples, they are very afraid of the situation, akala nila mamamatay na sila. So sometimes, ganyan yung situation natin. But you know what? Ang problem ng mga disciples, nakalimutan nila yung Panginoon.
nakasama pala nila. So let's bow our heads. Kung may mga problema ngayon, ipanalangin natin sa Panginoon. And I hope and pray na mabitin yung Panginoon sa place na to. Father, we thank you for today. Maraming salamat sa time na to. We want to acknowledge, Lord, that indeed apart from you, we... Hello, Kabilab. So, as you can see, nandito po tayo sa boating sa Sea of Galilee. So, ang alam ko isang oras to, no? Eh, nandito tayo mga vloggers. Naramdaman nila. Nandito. Okay, Kabilabs, ito po yung sinakyan namin kanina. And then, ito yung makikita natin pagbaba. So, meron tayong bilian dito. If ever na bigla tayong nauhaw, nagutom, yan. Then, meron din pong ice cream. Then, mga sombrero. Before we end, I really appreciate if you like this video, drop a comment, and share this video to your family and friends. Thank you. God bless you all.